Magandang araw! Sa buong mundo, pinagdiriwang ang Mother's Day tuwing ikalawang linggo ng Mayo. Nagsimula ito noon pang 1907 kung saan binigyang pugay ni Anna Jarvis ang alaala ng kanyang namayapang ina at lahat na rin ng ina sa buong mundo na para sa kanya ay isang tao na gagawin ang lahat para sa iyo. Isang kasabihan na sigurado namang totoo sapagkat ang ating mga ina ang nagdala, nagluwal at nag-alaga sa atin. Sila rin ang madalas nating tinatakbuhan noong mga bata pa tayo kapag tayo'y nasusugatan o kaya naman ay hindi sila makatulog kapag tayo'y may sakit. Ngayong nasa modernong panahon na tayo, naging tradisyon na rin sa mga tao na ipagdiwang ito. Ang iba ay nagbibigay ng bulaklak o kaya naman ay bumibili ng cake para sa kanilang mga nanay. Pero nakakalungkot isipin na hindi lahat ng ina ay nabibigyan ng pansin sa araw na ito. Ang iba ay tinatakwil o kaya naman mas masaklap, pinagpapalit ang pagmamahal ng mga magulang para sa isang bulag na paniniwala. Halimbawa na lamang dito ay ang mga kagaya ni Maria Relisa Lucena, Jovita Antoniano, Elvica Alaman at Luisa Espina. Sila ang mga ina na iniwan ng kanilang mga anak at sumali sa komunista-teroristang grupo na CPP-NPA-NDF. Makikita mo silang umiiyak sa publiko at nagmamakaawa sa kanilang mga anak na bumalik na sa kanilang bahay dahil alam nila bilang isang ina kung gaano kadelikado ang mapariwara ng landas. Alam din nila na walang patutunguhan ang mga rally na sinasalihan ng kanilang mga anak, pati na rin ang paniniwalang pinaglalaban ng mga ito. Alam naman natin na walang ina ang magkahangad na ang anak ay mapahamak. Ilang ina pa ba ang kailangang makaranas ng pinagdadaanan nila? Ilang anak pa ba ang kailangang mabiktima ng teroristang grupo para lang malaman ng lahat na hindi lamang isang buhay ang sinisira ng CPP-NPA-NDF kundi isang buong pamilya? Ilang dekada na silang nakakapambiktima at ilang ina na rin ang maagang namatayan ng anak dahil lang na-recruit ng teroristang grupo. Kaya bilang isang ina, gabayan natin ang ating mga anak para hindi sila ma-recruit. At bilang isang anak, makinig tayo sa sinasabi ng ating mga magulang dahil alam nila ang makabubuti para sa atin. Walang magulang ang dapat makaranas na mawalay o mamatayan ng anak dahil naloko lamang ito ng CPP-NPA-NDF. Tama na! Kondenahin natin ang mahigit 50 taon na pagre-recruit at paggamit ng teroristang grupo sa mga kabataan na siyang nagiging dahilan ng pagkawasak ng pamilyang Pilipino.